Ito na yung mansyon. Ganyo ginawa. Maayos naman, pero ano eh. Ayan ano. Tignan nyo yung kesa yung ginawa. Wala. Okay na itong CR. Buti kahit papano, itong kitchen na ayos. Medyo malaking advantage na rin to. Pero ano eh. Kabantuli ito. Naman tumutuli. Ano na ang konti. Tumang ko ba? Alam mo, sa tao, lahat pakikisamahan mo pero hindi sila tapat, ano? Hindi sila, ewan ko. Ayun na yung CR, oh. Kung asan yung floor drain, hindi niya ibinalik. Ay, nako. Hindi mo ginawa. May tulo dun, eh. Tignan mo. Ayun na yung CR, ano? Mas maayos na siya ngayon. Sabi niya, itatouch niya itong gilid dito, wala na. Ayun na yung CR, medyo okay na siya ngayon. Nakatalis na siya, kaysa naman dati. Maayos na. Ayun, switch ang ilaw niya. Ayan. Yung kapote ko, dala ko yung kapote ko kasi umuulan. Ito, buti pininturahan niyo itong wall na to. Parang may tulo. Tignan niyo yung ginawa ko. Ang galing, ano? Para may tulo eh. Tingin ko may tulo doon. Mas okay na yung lababo ngayon kaysa dati. 4.5 million po ito na mansyon. Tignan nyo ginawa. Ito, may pintura pa yata. May konti pang pintura. May cement pang naiwan. Ano? Ito yung bintana, oh, malapit sa CR. Medyo okay na yung kitchen, ano? Kitchen and CR, okay na. Yan naman na importante, maayos ang kitchen, maayos ang CR. Two rooms po ito eh. Ito yung isang kwarto. Ayan. Tingin ko may tulo eh. Ayan o, oh. Tingin ko may tulo eh. Ayan o, oh. May tubig eh. Tingin ko may tulo. Yung bintana, hindi man lang inayos. Ay, nako. Yung saksakan, hindi nyo man lang inayos. Oh. Oh. Hindi nyo inayos. Oh. Iniwan niya nakaganyan. Ano tong bag na to? Saan niya kaya nilagay yung susi ng pinto? Ayan na. Hindi na. Ayan niya, gumagalaw. Kwarto na. Pwede na, bahay na rin. Hindi niya man lang tinakpan yun, oh. Ayun po, oh. Kabukaw. Ay, masisigit po dyan ang klase. Ito po. Kanya kaya, ito yung binento niya sa akin, yung Nation. Ano kaya ito? Yung pintuan niya, medyo inayos niya na. Ah, ito pala yung ano. Medyo okay na to. Itong kitchen, medyo pwede na. Dapat lang maging pwede na kasi tanginan, laki nang naibayad sa kanila eh. Tayo ng gagong tao talaga. Gago talaga. Gago yung taong yan. Pabalasubas ang ginawa niya. Grabing tao yan. Binayaran ka ng tama, dapat magtrabaho ka ng tama. Tingnan mo yung pintuan. O, kasi yung kamay mo. Mababago mo pa ba yan? Wala na, nakakabit na yan. Pero okay na rin. Yung pintuan, binaboy niya rin ito. Nilagay niya kunyari nung meron.
Ito, inayos niya rin ito. Asa yung pinahid niya rito. Pinto-pinto. Kaya ito. Pati ito, hindi niya papininturahan. Oh. Oo. Hindi niya pa inayos. Eh, sobrang PVC. Ito pa, sobrang kahoy. Ilaw. Eh, may ilaw. Trabahong gago. Putang inang tao yan. Trabahong gago ginawa. Maisusumpa mong tao. Tiga mo, okay ba yung ginawa niya? Oh, okay ba yung ginawa niya? Makakuryente pa ako dito. Okay ba to? Kuryente pa tayo dito. Tingnan yung kisam nyo. Ito ang story ng 4.5 million. Binayaran mo yung contractor. Sa first day niya lang, nakuha niya na kagad yung 5 days na sweldo tsaka yung kalahati ng materyales. Monday, bumili siya ng materyales, Biyernes na. Sa limang araw na yon, dalawang araw ang absent niya, isang half day, tapos half day, umuwi na. Halos tatlong araw na wala siya. Mas okay na kitchen niya yun. Kaya, nung unang salyahan, nagpipicture-picture pa siya ng mga gawa. Ayan, vlog ko lang sa inyo. Sa unang araw, binigay na namin yung limang araw na sweldo nila. Kalahati ng materyales. Sa isang unang araw, may picture pa siya. Ang ganda ng mga pananalita niya. Ito dapat lang medyo umayos. Kumakantong piso rito. Pakilit siya mo. Kumakantong piso. At yung lababo, medyo okay na siya ngayon. Kesa naman dati. Pero may tulo pa rin ko. Alam ko, may tulo pa rin ko. Nakuha niya na yung sweldo niya. Yung tao niya, hindi niya pinasweldo ng 5 days. Almost 10 days. Buti na, nasa amin pa yung kalahati. Ganun talaga ang tao niya. Sana, huwag niyang gawin sa mga mahihirap na kagaya ko to. Eh, 4.5 million eh. Huwag ko mga ginawa. Grabe talaga. Malalagot ka sa Diyos sa ginawa mo niyan. Malalagot ka sa Diyos. Hindi ka sa akin malalagot sa Diyos. Paalala. Ito, binili pa plastic. Ano, kamukha ng plastic. May mga tao talagang, ewan ko, ano klaseng mga tao yan. Hanggang dito na lang ang vlogs natin. Pinakita ko lang sa inyo na hindi pa nga kami bayad sa pinagkakautangan namin. Naniningil na. Ewan ko ba? Meron yung isang inutangan namin kasi dalawang tao yan. Pero kung sa una, wala namang problema yun kasi alam din naman nyo yan. Yung isa naman, ewan. Tapos ganito pa gagawin sa iyo. Ito ang istorya ng mansyon. Visit Junjun Baloro, ikaw na humatol, ikaw na humusga. Tignan na. Buti umayos at yung lababo kaysa dati. Okay, hanggang dito na lang ang vlog natin. Bara-bara vlog. Shoutout sa inyong lahat. Ayan o. Story ng mansion. Tignan niya o. Pati yung kesam o. Patarantado ginawa niya. Patarantadong trabaho. Di ba ho? Ano? Ito ba ang tawag dito? Trabahong matino. Di ba ho? Kaya yung mga contractor, ito yung magsisilbing aral sa mga contractor ng mga mandurugas. Huwag kayong salbay sa mga taong nagpapagawa sa inyo. Asa kaya susingin ko? Yan, buti medyo umayos yung pinto. Yan.
Ito ang istorya ng bahay na ipinagawa namin. Ipinangutang namin ho ito. Naglakasan kami ng loob, lumakas ang loob namin. Kasi anuman mangyari, medyo may bahay ka nang pupuntahan, magka-problema man sa isang lugar, eh meron ka pang isang lugar na pupuntahan. Option lang naman to. Eh, preparasyon lang naman. Pero wag naman sana mangyari, no? Sa mukha niya, ano ginawa nung tao, nakita niyo, di ba? Tignan niyo pali, ano, ayos, ano. Okay po, hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming salamat. Sana magsilbing aral to sa lahat ng mga contractor, sa lahat ng mga taong gumagawa, kumarehas kayo sa kapwa, huwag kayong manlalamang, mananagot kayo sa Diyos. Hanggang dito na lang ang vlog natin. Thank you very much, Barabara Vlog. Bye-bye.